Mga dahilan at layunin ng kolonyalismong Espanyol. May mahalagang salik o dahilan na nagbunsod sa mga Europyo upang magsagawa ng mga ekspedisyon upang makatuklas ng mga ruta patungong silangan. Nagsimula ang pagnanais ng mga kanluranin na maglayag nang maimbento ang mga makabagong instrumento tulad ng kompas, astrolabe, sextant, at mapa na nakatulong sa mga manlalayag na matukoy ang wastong direksyon sa kanilang paglalayag. Maraming mga manlalakbay ang nakarating na sa Persia, China at Malaysia. Isa na rito si Marco Polo, isang Venetian na mangangalakal na nagpunta sa China na nagsulat ng aklat tungkol sa kaniyang obserbasyon sa yaman at ningning ng China. Ang aklat na ito ay lalong nagpatindi sa interes ng mga kanluranin sa silangan. Ang patuloy na pakikipaglaban ng kanluran sa silangan para sa mga produktong gaya ng alahas, alpombra, pabango, makikinang na hiyas at rekado ay nagpatindi sa pagnanais ng mga Europyo na pumunta sa silangan. Namumukod-tangi ang pagnanais ng mga kanluranin sa rekado dahil nalaman nila na bukod sa pampalasa ng pagkain, magagamit din ito sa pagpreserba ng karne sa mahabang panahon. Kasama rito ang asin, buto ng paminta, dahon ng oregano at laurel, luya, paminton, anis at iba pa. Nang bumagsak ang Constantinople sa Ottoman Army noong 1453, muling sinalakay ng mga Muslim ang daan ng mga mangangalakal sa rekado. Kaya naging monopolyo ng mga Venetian ang pagbibenta ng mga produkto galing sa silangan. Dahil napakalayo ng Venice mula sa Portugal at Spain, naghangad ang dalawang bansa na maghanap ng bagong ruta patungong silangan. Ang paglitaw ng merkantilismo sa Europe ay nagbunsod sa pagdami ng kapital at pagtatag ng mga bangko. Maraming mga kapitalista ang namuhunan ng mga ekspedisyon. Isang halimbawa ang ekspedisyon ni Ferdinand Magellan na may tulong pinansyal ni Jacob Fugger, isang Alemanyang may-ari ng bangko. Ang pagsakop ng lupain ay pagpapalawak din ng kaharian at kapangyarihan ng mga mananakop. Ang pagsakop ng Spain sa Pilipinas ay bahagi ng kolonyalismong Espanyol. Ang kolonyalismo ay ang pagsakop sa isang mahinang bansa sa isang makapangyarihang bansa. Ang mahinang bansa ay magiging kolonya kung saan inililipat ang gawi, patakaran, damdamin, isipan at kultura ng makapangyarihang bansa. Ang layunin ng kolonyalismo ay iba-iba. Maaaring ito ay layunin pangkabuhayan kung saan ang nasakop na bansa ay nagiging tagapagtustos ng mga hilaw na materyales at nagsisilbering tagabili ng mga yaring produkto. Maaari ding layuning panlipunan ang dahilan kung saan pinasusunod ang mga nasakop na bansa sa sistema ng edukasyon at kultura ng mga mananakop. Ang layuning pampolitika ay pagpapasunod ng makapangyarihang bansa sa mga kolonya sa uri ng kanilang pamahalaan at pamamahala. Ang pagpapalaganap ng Katolisismo ay bahagi naman ng layuning panrelihiyon.